kung nanonood ka na nito, ibig sabihin meron ka ng ID or you're waiting for your ID and ngayon pa lang kino-congratulate na kita and hope to meet you or see you soon here in the US. Hey guys, my name is Elaine and welcome back to my channel. And for today's video, nabasa niyo na sa title, we'll be tackling about all the details that you need to know for your US Embassy interview. If you're new to my channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hi guys! Before watching this video, gusto ko pala magpasalamat sa lahat na nanonood ng video and naka-reach ako ng 100 subscribers sa loob ng 5 weeks ko. Parang pinakamataas na views ko na ay nasa 200 but now parang nasa 440 plus views na ang isa kong video and total views ko ay 1,000 plus in the past 1 week. So, maraming salamat po sa nanonood. And I hope na sana po natutulungan ko po kayo sa mga pagsagot ko sa questions nyo at sa mga pinopost ko na video. Again, maraming salamat po. So, lahat ng ang visa status ay at NVC or visa ready ay nag-aantay sa kanilang mga ID, which means interview date. Once na na-receive nyo ang inyong mga ID, you have to prepare for your medical and then eventually your interview. Sa mga hindi pa nakapanood ng aking video about US immigrant visa medical exam, ilalagay ko yung link sa description box below. So ano nga ba yung mga personal documents na kailangan nyo? These are your PSA documents, your birth certificate, your CNMR. Kung ikaw naman ay married, you need your advisory on marriage, which is also your CNMR. Kasi ang CNMR, kapag nag-request ka at ikaw ay married, ang ilalagay nila sa iyong PSA document ay advisory on marriage. And you also have to provide your marriage certificate. Kung may dependent ka, for example, your husband, kailangan tigisa kayo ng CNMR, or advisory on marriage and magkahiwalay din kayo ng marriage. Kung kayo ay married, kailangan na nasa NBA clearance nyo po ay married. Actually, merong mga nakalampas or nakalusot na married sila pero single yung kanilang NBA clearance. But, just to make sure na hindi kayo matutuwan G or hindi hanapin ang bagong NBI kasi kayo ay married, make sure na kung married na kayo, kumuha kayo ng bago na married na yung nakasulat sa inyong NBA clearance. Kasi yung sa case nga namin, kumuha kami ng bagong NBA clearance kasi nakasingle pa yung una namin kinuha. If you lived outside the country for less than 6 months, let's say for example sa Qatar, sa Kuwait, sa Middle East, you have to provide a police clearance from that country. Sa case namin, 1 year na kami nagstay sa Philippines pero hiningi pa rin yung police clearance namin. So, meron naman kami, so pinresent lang namin. Just make sure na kung less than 6 months kayo nakatira sa Middle East, ay meron kayong mapapakita na police clearance with translation. Next, two important personal documents are your valid passport and your 2x2 visa photo.
If you just renewed your passport, hindi po ninyo kailangan magpa-open ng DS-260. Most especially kung yung interview nyo ay malapit na and kakarenew nyo lang ng inyong passport. All you have to do is to bring your old passport and your new passport. And once na kinuha ni pre-screener ang mga documents, make sure nang ipakikita ninyo sa kanya ay yung updated and and i-inform nyo si pre-screener na nag-renew kayo ng passport para mapalitan sa DS-260. The other two personal documents that you need to bring is your NBC confirmation email or letter. And if nagpa-expedite naman kayo, ay ang inyong NBC expedite approval letter. For qualifications, you have to bring your PRC license, your NCLEX pass letter, NCSB and candidate report, your original visa screen certificate, Lupon or board certificate, certificate of passing, and board rating, and your IELTS result. PRC certificate of passing and board rating, actually hindi naman siya hiningi sa akin, pero ang hiningi talaga sa akin doon ay ang Lupon or yung board certificate. If wala kayong board certificate pero na kayong kumuha as early as now, kasi nakita ko sa group chat namin dati na ang board certificate ay 8 months daw bago makuha. Siguro yun ay kung nasa province branch kayo, pero kung pupunta kayo ng Manila at makakapagpa-appointment kayo sa PRC, siguro mga within a week makukuha nyo na. For your facility documents, you have to bring your notarized job letter. These other documents, hindi naman talaga siya hiningi sa akin, but if available, you can also bring it to your interview. Contract and employment agreement and your ETA from 9089. Pero hindi na po hiningi sa akin yun. Sa facility job offer, notarized job offer letter lang. You have to have your TOR, your RLE, and your college diploma. For other documents, kung ano pa yung meron kayo na legal documents, you can bring it with you. So guys, para sa akin, i-share ko sa inyo yung golden rule ko during my embassy interview. And that is...